Finally, first day of school for the second semester at 5 a.m. pa lang ay ginising na ako ni Rap na mas mukhang excited pa sa akin. Sigurado ka bang nasa bag mo lang lahat ng kinakailangan mo? Rap asked for the 7th time already. Opo, hindi ba? Chinek mo na din ang bag ko ng ilang beses? Ang natatawa kong sinabi rito. And saw him scratch the back of his head as if thinking. Ganoon ba? Gusto ko lang kasing maging maayos ang magiging unang araw mo sa school. Rap said sheepishly, and he'll look so cute when he is acting like that. I know, and I thank you for that, I said, and tiptoe and planted a kiss from his lips. What was that for? He asked with a smile on his face. Just for luck, I said, and carried my bag and waited for him to follow me. Nag-decide kasi ito na ihatid ako sa school para makausap ang registrar sa pagpasok kong muli. You know Rap, he wanted everything to be perfect sa lahat ng bagay. And me, going back to school is not an exemption. Got everything in your bag? He asked again and felt my eyes roll heavenward dahil pang siyam na beses na niyang tinanong iyon at nang makita nito ang reaksyon ko ay natawa na lamang ito. Kahit hindi ko aminin ay sobra talaga akong kinakabahan. I mean, ilang taon na ba ako and for sure ang mga magiging classmates ko ay mas bata sa akin ng 4 na taon. Pero agad ko ding iwinaglit ang bagay na iyon sa isipan ko. Ang mahalaga ay makapag-aral akong muli nang dahil sa tulong ng lalaking mukhang aligaga sa tabi ko. We left the house nang mag-aalas 6 na ng umaga at nakarating kami sa school nang magsi-6:30. Bumaba ako ng kotse at nagulat na lang ako nang makita kong kasunod ko pa rin siya. You're not serious about talking the registrar, are you? I asked him and saw him smiled at wala na din akong nagawa at hinayaan na lang ito sa gusto nito. Looking at this school made me remember about my dreams. My dream of graduating para maiahon ko ang pamilya ko sa hirap. Nag-decide akong maghintay na lang sa labas ng opisina at hinayaan na lang na si Rap ang makipag-usap dito. Aleya, narinig kong tawag nang nag-aalang ang boses ng isang babae nang lumingon ako ay hindi ako makapaniwala kung sino ang nasa likuran ko ngayon. Lani? I said excitedly and when I saw her smile ay para akong bata na niyakap dito at bahagyang binuhat ito. Oh my God, Lani, I can't believe it. Sobra kitang na-miss. Naiiyak kong sabi rito at nakita ko ang ngiti sa mukha nito. Binaba ko lang siya nang makita kong pinagtitingin na kami ng mga dumadaang estudyante sa koridor. Napagmasdan ko siya ng maigi at hindi maiwasang hindi mapansin na parang tumanda ang itsura nito considering na 1 taon lang naman ang tanda nito sa akin. Ako din, sobra kitang na-miss. Kumusta na ang nanay mo? Tanong nito nang maalala ang dahilan kung bakit kinailangan kong mag-drop out. Okay naman na si nanay, napa-operahan na namin siya. Nahangiti kong sagot dito. Mabuti naman kung ganoon. Siya nga pala, anong ginagawa mo rito? Kumukuha ka ba ng transcript of records mo? Tanong nito. Hindi, nandito ako dahil mag-aaral ulit ako rito. I said excitedly, hindi kasi halata dahil sa unang linggo ng klase ay allowed kami na pumasok ng hindi naka-uniform. Wow talaga? Mabuti naman at nakakuha ka na ng scholarship ulit. Masaya nitong sinabi sa akin. Actually, hindi naman. I said, ngunit naputo lang sasabihin ko nang biglang lumabas si Rap. Nakausap ko na ang registrar at maayos na ang lahat. Rap said looking at me. Hindi niya tuloy napansin ang naglalakihang mga mata ni Lani habang palipat-lipat ang tingin sa akin at sa binata. By the way, Rap, you remember Lani, best friend ko noong nag-aaral pa ako? I said, at saka lang nito napansin ang babae sa gilid namin. Yes, of course. Hi Lani, nice meeting you again. Rap said, sabay abot ng kamay nito na tinanggap naman nito. Ginaya na ako nito papalayo matapos naming magpaalam sa dalaga. Nakita ko pa ang habol na pagbuka ng bibig nito at alam kong madaming tanong ang kailangan kong sagutin dito. Hinatid na lang ako nito sa gate ng building namin. Okay, kung may problema, tawagan mo lang ako ha. Rap said, handing me a new iPhone 6 Plus. Nagulat ako sa iniabot nito since may cellphone pa naman ako. I already added my number in your phone and don't worry, it still have your number sa SIM. Rap said, at matapos akong halikan, ay dali-dali na itong umalis.
Napapailing na lang ako sa bawat kilos dirapa. Pumasok na ako sa building and look for my room, which is room 403. Pagkadating sa room, ay agad kong napagtanto na tama nga ang hinala ko. Because judging from the looks from my classmates, ako nga ang pinakamatanda sa lahat. Mas pinili kong pumwesto sa malapit sa bintana dahil kagaya ng dati ay hindi ko alam kung paano mapapakibagayan ang mga kaklase kong kabilang sa alta de siyudad. Ilang minuto lang ay dumating na ang prof namin na agad kong nakilala dahil siya na dati ang prof namin noong nag-aaral pa ako sa school na ito. "Good morning, class. I'm going to be your English teacher for business English. My name is Naomi Ramos." Pagpapakilala nito. Ngunit naputol ang pagpapakilala nito nang may isang late na estudyante na walang habas na basta na lamang pumasok. "Excuse me, young man. You're late," Professor Ramos said. "Sorry." Malamig nitong tugon na halata namang hindi meant ang sinabi at dahil unang araw pa lamang naman ay pinalampas na iyon ng prof namin. At dahil puno na ang lahat ng bakanteng silya sa bandang harapan, ay pumwesto na lang ito sa katabing table ko. Hindi ko naiwasang hindi mapatingin sa binata, dahil aminin ko man o hindi, ay talaga namang gwapo ang taong ito. "What are you staring at?" Asik nito, bigla namang namula ang mukha ko sa tinuran nito at sa loob-loob ko ay naaantipatikuhan ako sa lalaking ito. "Cute ka pa naman sana, pero mas cute pa din ang rap ko." Sa loob-loob ko, at nag-decide na lang akong huwag pansinin ang taong ito. At dahil unang araw pa lamang naman ang klase, ay wala din namang masyadong ginawa kung hindi i-introduce ang sarili sa harapan. At sa kasamaang palad, ay mukhang kaklase ko pa rin ang taong ito na nagangalang Ryan Reynoso sa iba ko pang klase. Nalaman ko din na mas matanda ito sa akin ng isang taon. Sa wakas, recess. Can't wait to meet Lani. Kaya naman, bago pa man mag-recess, ay tinext ko na ito. At katulad ng nakagawian namin noon, ay sa rooftop na kami mismo nagkita. Sobrang saya ko na makita ang dati kong kaibigan since nawalan kami ng kontak sa loob ng 4 na taon dahil na din sa pagiging busy namin. "Kamusta ka na, Aleya? Ang tagal nating hindi nakapag-usap." Excited nitong tanong sa akin. Naikwento sa akin ito na hindi pala ito nakapagtapos ng college since nabuntis ng boyfriend at upang suportahan at tulungan ng asawa ay naging full-time janitress na ito sa school. "Ano ba? Huwag kang malungkot. Masaya naman ako sa buhay may asawa at mabait ang napangasawa ko," Lani said, ngunit na dedetect ko na kahit papaano ay may pangihinayang ito sa boses. "Well, I'm happy to know that. At tungkol naman sa akin, sobrang daming nangyari sa I said, ngunit naputol ang pagsasalita ko nang may marinig kaming sumigaw sa bandang itaas namin. "Can't you guys go away? Nakaka-istorbo kayo sa natutulog." A voice from above me said, at nang silipin ko kung sino iyon, ay biglang nanlaki ang mga mata ko nang mamukaan ko ang taong iyon. It's none other than the arrogant and snob Ryan Reynoso. "Ay, sorry po sir," ang nasabi naman ni Lani. "Ano ka ba, Lani? Hindi mo kailangan mag-sorry sa taong yan. Hindi naman sleeping quarters yan, so wala siyang karapatang magalit." Inis kong sinabi, at nakita kong naningkit ang mga mata nito sa narinig at wala akong pakialam kung magalit man ito. "Whatever," Ryan said and went back to his sleep. Nagpatuloy ang pag-uusap namin tungkol sa pamilya ko, sa pamilya niya, hanggang sa umabot ang usapan namin patungkol kay Rap. "Ang pinakagusto kong malaman ay kung anong meron sa inyo ni Rap Concepcion. Hindi ba siya ang first love mo? At paanong magkasama kayo kanina?" Tanong ni Lani, and by the looks of it, ang pinaka-climax ng kwentuhan namin. I'm about to answer nang biglang sumabat na naman ang intrimitidong lalaki sa bandang ulo na namin. "You know Rap Concepcion?" Tanong nito sa nanlalaking mga mata at nagbilang ako hanggang 10 upang kalmahin ko ang sarili ko. Para kasing hindi makapaniwala ito na kilala ko ang isang Rap Concepcion. Marahil ay naaabutan nito si Rap noong nag-aaral pa si Rap sa school. "Yes, and it's none of your damn business." Asik ko dito at hindi na rin ako nakatiis at agad kong hinatak palayo si Lani sa lugar na iyon. Palayo sa antipatikong lalaking iyon na nakatingin pa sa amin at hindi ko nagugustuhan ang paraan nito ng pagkakatingin sa akin. "Saan ba tayo pupunta?" Tanong naman ni Lani sa akin. "Pupunta tayo sa lugar kung saan walang makikinig sa usapan natin." Sagot ko naman dito na sadya kong nilakasan para marinig ng mayabang na si Ryan.
at nang lingunin ko ito ay nakita kong nakamasid pa din ito sa amin at hindi ko maipaliwanag ang kabang bigla kong naramdaman sa nakikita kong pagtingin ito na agad ko ring binura sa isip ko. Ayaw ko pa sanang iwanan ng kaibigan ko, ngunit kailangan ko nang pumasok sa klase ko at ito naman ay kailangan na ring bumalik sa trabaho. Sa pagpasok ko sa susunod kong klase ay dumiretso agad ako sa paborito kong pwesto. Kahit saan mang room ako pumunta, sa pinakadulo katabi ng bintana. At sa kamalas-malasan ko, ay tumabi na naman sa akin ang antipati kong si Ryan Reynoso. "Hi, Aleya, right?" Ang nakangiti nitong bati sa akin na pinagtakahan ko considering na sinungitan lang ako nito kani-kanina lang. And so, inis ko pa rin sagot dito dahil talagang naaasar pa rin ako sa ginawa nito kanina. "Sorry na kung medyo nasungitan kita. Hindi lang kasi naging maganda ang gising ko." Ang natatawa nitong sinabi, "But I'm not buying it." Ang ending ay inignore ko lang siya kahit napatuloy pa rin ito sa pakikipag-usap sa akin. Ang ending ay napagalitan tuloy ito ng last professor namin. Hindi ko mapigilang matawa sa itsura nito habang pinapagalitan ni Prof. Para kasi itong bata na parang nahuli na kumukuha ng cookies. Tumingin ito sa akin sabay kindat at hindi ko na pinahirapan pa ito at nginitian ko na din dahil gusto ko namang madagdagan ang mga kaibigan ko sa school. Finally, natapos na ang lahat ng klase namin at uwian na. "Aleya, sabay ka na sa akin." Aya sa akin ni Ryan, ngunit tumanggi ako nang makita ko si Rap na naghihintay sa akin. "Next time na lang Ryan, nandiyan na kasi ang sundo ko." Ang sinabi ko sa binata at nagkibit-balikat lang ito habang nakatingin sa direksyon ni Rap. "Okay sige, see you tomorrow Aleya." He said, sabay flying kiss na tinawanan ko lang. Tumakad na ako papunta sa kotse ng naghihintay na binata at kung hindi ako nagkakamali ay parang madilim ang mukha nito. "Hi Rap." Pilit akong ngumiti at nagtaka ako nang hindi man lang ito nangiti. Namagitan sa amin ang katahimikan dahil hinayaan ko na lang ang binata thinking na baka may problema lang sa opisina. Nakauwi kami nang walang kibuan hanggang hindi ko na kinaya at kinausap ko na ito. "Rap, may problema ba?" Tanong ko dito sa loob ng kwarto nito. "Wala naman. May kailangan ka ba?" Malamig nitong tanong sa akin. "Wala naman. Naninibago lang kasi ako sa'yo. Saka iniisip ko kung may nagawa ba akong ikinagalit mo." Malungkot kong sinabi rito. Nakita ko ang paghinga niya ng malalim and finally, he smiled at me. "Wala kang ginawang masama. Madami lang kasi akong inaasikaso sa opisina." Paliwanag nito at lumapit na rin ako dito at yumakap ng mahigpit. "Gusto mo, masayihin kita?" Aloko dito at tumango naman ito. Sinimulan kong masayihin ang ulo nito. And I can see that he is actually enjoying it. "So, how was your first day?" Tanong nito sa akin habang nakapikit. "Okay naman, nagkakwentuhan ulit kami ni Lani. Alam mo bang may pamilya na siya? Tapos may bago akong naging kaibigan. Pangalan niya ay Ryan Reynoso." Pagkukwento ko dito. Naramdaman kong parang naging tense ito. Ngunit, nang tingnan ko, ay wala naman akong nakitang unusual sa mukha nito. Kaya inisip ko na lang na baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Matapos ko siyang masahihin, ay pumasok na ako sa kwarto ko upang simulan ang mga assignments ko. Pag-check ko sa phone ko, ay nakita kong may 4 na messages na pumasok. 2 dito ay sa nanay ko, isa kay Lani, at isang number na hindi nakaregister. "Hi Aleya, si Ryan to, yung kaklase mo. Hiningi ko nga pala kay Lani tong number mo since nakalimutan kong hingin sa'yo kanina. Hope nakakain ka na. Good night." Ang text ni Ryan. Sinave ko na muna ang number nito at nag-decide akong bukas ko na lang siya i-text since matutulog na ako. Dumaan muna ako sa kwarto ni Rap para mag-good night sa binata. "Good night mahal ko." Ang sinabi ko dito na naabutan kong may mga binabasa pang dokumento. "Good night din," Rap said na tumayo sa ginagawa at ginawaran ako ng isang halik sa bibig. "Ang sarap naman, for sure, magiging good talaga ang night ko." Natatawa kong sinabi rito at bumalik na ako sa kwarto ko nang may ngiti sa labi.